Hello guys, good afternoon. So ngayon lang ako nakapag-repair, 12 PM. Ngayon ay April 28, 2023. So kaninang maga hindi tayo nakapag-repair kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Nahihilo tayo, mainit ka po kasi yung panahon ngayon. Super init. So nag-ano na tayo. Tayo kumain muna ng isang buong pakwan para ma-refresh yung ating katawan. Super init kasi talaga kagabi, super init. Alas dos na madaling araw nagising ako, so masakit ang ulo ko. Ayan, so ito yung re-repair natin guys. This is from Dumaguete City. From Dumaguete City po ito na Negros Oriental. So Negros Oriental po yung nakalagay. Ito po, pakita ko sa inyo. Ayan. Negros Oriental. So hindi pa po ito nabubuksan. Ayan, as you can see, nakapackage pa po siya, nakabubble wrap. So buksan na po natin. I think sirain na siguro natin yung pagkakatip kasi hindi ano eh, wala talagang sinisirain ang tip nito. Sirain nga, sirain ba natin? So, tingnan natin kung super init guys, super. Ilang ano na, sunod-sunod na araw na super init. Delikado tayong ma-heat stroke sa dahil sa init. So, dalawang piraso pala ito, guys. Dalawang piraso nakalagay. So, sirain na natin ito. Ayan. So, pinag-ano lang pala. Dalawang box, tapos pinagsama na. Sana binox na lang yata. Or mas mahal pag naka-box. Siguro. So, unboxing tayo. Unboxing. Back last time. Marami yung pagkakatip. Yeah, so, the two pieces. Yeah. So, ito yung isa. Tapos, ito yung isa. Anuhin ko na lang mamaya. Ayusin ko na lang yung mga boxes. Okay, ano kaya ito? GTX lang ito. GTX ang nakasulat. So, hindi natin sirain yung box dito. Yung bubble wrap. Para hindi masyado mamahalan sa customer. Kasi siyang may bayad kasi yan sa LBC yung mga bubble wrap. Si-ship back pa natin ito eh. Oriental Mindoro. Pagka-repair. Ship back pa natin sa kanila. Dalawang piraso. Ayan. Pag magpapadala po kayo ng pag-repair ganyan, mas maganda kung gusto nyo makamura ng repair, dapat po ay
Hindi na isama yung box. Yan. So, sa LBC naman kasi, protected naman na nakabox na sa box. Sa box ng LBC mismo, protected naman siya. So, hindi na kailangan po ng... Hindi na kailangan ng box. Yan. So, ito yung ating isang i-re-repair. RTX 3070 pala siya, guys. Ayan. So, sunod-sunod yung RTX 3070 repair natin ngayon. Sakit na naman ang ulo ko. So, maano yung sentido ko. So, sumasakit. So, ang init kasi ng panahon. Super. Kakain pa lang natin ng pakwan. Tubig. Ano pa lang natin ng tubig sa katawan. Grabe ang init. Kapag electric pan. Talaga namang delikado. Paghubad. Init. Oops, nalag-lag. Ang daming tape nitong isa. Para hindi marunong yung nagbalot. Ang taga LBC. Hindi marunong magbalot ng tape. Hindi naman dapat lahat tinitipan. Yung pinakalabas na lang dapat. Para hindi marunong magbalot. Yan. Kapag natanggal kasi natin yung tape, mas magagamit pa kasi natin yung bubble wrap. Pag ship back. Yan. May bayad kasi yan sa LBC, yung bubble wrap. 17 pesos sa ganyang kaliit. 17 pesos yung isa. Eh, sayang yun. Makatipid ka na para ka nang namasahe rin nun. Pag hindi ka isa-chat sa bubble wrap. Ito rin yung gamitin natin siya. Yan. Kaya tuwing magpapadala ako sa LBC, hindi na po natin ginagamitan ng bubble wrap. Kasi meron ako dito yung mga... Ito rin yung ginagamit natin. So, tatlong layer lang, okay na. Ito nga, dalawa lang layer lang ginamit nila eh. So, dalawa pala to guys, RTX 3070. Two pieces siya. Ayan, so, same. RTX 3070. So, ano mong number pala nito? Nakalimutan ko na anong number na ito i-re-repair natin. So, yung isa lang muna. Saan na yung number? So, ito kunin natin yung number. So, ilagay natin siya dito. Dito. So, number sa pila ng repair. Yeah. So, 637. So, dual pan lang siya, guys. Pero magandang klase ito, guys, yung kahit dual pan lang. Ang ganda ng cooling system, guys, ng MSI. Ay. Ang ano lang dito, ano lang dito, guys, mataas yung prices sa thermal pad. Kasi ang MSI, makapal ang ginagamit ng mga thermal pad. Pati yung backplate niya, may thermal pad. Yan ang maganda. Pero mas maganda sana ito kung ito mga RTX 3070 guys ay yung tri-pan. Mas maganda kasi cooling pan guys ng tri-pan. Yan. Pero malaki naman ang pan ito kahit dalawa. Yan, super laki oh. Yung sa tri-pan kasi. Pero mayroon kasing 3070 na super laki naman ang pan. Na super laki din ang PCB. Mas maganda yung guys kung ako itatanong. Ito na ako sa tri-pan. Ayan. So, 637. Pull out ko lang yung report. 637. So, unboxing pa lang natin. 10 minutes na. Tagal. 637.
Ay, wala. Walang number. So, hindi ko alam kung paano tayo na-contact nito. Via YouTube channel? Or via... Walang chat eh. Pangalan nito ay... How? Quinco? So, iba yung ano. Sumasakit pa ang chan ko. How Quinco? Alam ko meron to eh. 637. Number 637. Wala talang nalabas. How? Ayun. How Quinco? So, ito siya si Sir Dennis. Yan. Sir Dennis Quinco. So, ang according dito, lagyan na natin ang number para ma-search ko. 637. Number 637. Yan, para ma-search ko siya pag na... According dito, ang background neto. So, this is MSIB2 37. Testing po dun sa pinakita ko na video. So, nag-send yata siya ng video. Yan. I think same problem na pinakita niyong video. Shorted daw po as per tick sa amin yung isang PCI. So, ibig sabihin guys, another. Ito na naman tayo. Bukod dun sa P2 na RTX na 3070 na sunod-sunod na dumating. 7 pieces RTX 3070. 7 pieces person din. 7 person din. Na sa first checking ng pick na ng technician as so, bubulol ako. As checking ng technician, GPU chip IC or GPU chip ang sira. Na trip, ano na daw? Mamahal na daw magagatos. So, ngayon, ito naman, after 7 pieces, mayroon pa palang kasunod na RTX na tayo marirepair na. Ganun na naman ang problem. Ito guys, ang nakalagay dito, galing din sa technician. So, ang sabi dito, shorted daw yung PCIe. Yan. Nung pinalitan ko na ng thermal paste, thermal pad, napansin ko may mga black powders na board niya. Ayun, ibig sabihin, may mga... Yeah, hindi ko alam, kasi huling chat yung isa, binasa ko. May black powder. So, may mga nilagay, siguro yung nag-repair. Yan, so, hindi, yun yung nakalagay, yung huli ko nabasa. So, basahin pa natin. Kasi mayroon pa dito. Yan. Just give to a background po sir. Nabili ko po ito as second hand. So second hand daw niya nabili. Pero gumagana naman siya before. Yan. Tapos na yun nabili niya, second hand gumagana naman. Kaya lang, I think ginamit namin. Ginamit niya sa mining. 30 yung max niya. Temperature as per seller ni daw palitan thermal sa lower temp. Hindi. Mali pa kakaintindi ko. Ang sabi, nabili niya parang sa mining. I think ginamit sa mining. Sabi ng may-ari, ginamit daw sa mining doon sa nabila niya, second hand. Yan. Sabi ng seller, ang kanid palitan ng thermal pad saka thermal, yan, ng thermal. Thermal lang pala, sinabi. Para mapalower daw yung temperature. Binaklas ko yung GPU, may nakita ako na black powder. As per tech dito sa amin, ito na daw po yung nakapag-short ng GPU. If ganun sir, gamit ako inyong dip. Ayan. So, sumasakit ang tiyan ko. Ayan, sumasakit pa ang tiyan ko. So, kanina, masakit ang ulo ko. Ngayon, masakit ang tiyan. Hindi ko maintindihan, mainit kasi panahon. Super init, guys. Kung ramdam nyo, mas mainit din sa Maynila. Mas maganda, guys, sa probinsya. So, i-check na natin to. Ayan. So, we need to start checking. Check natin to. Okay, fix reset na muna. Lalo na kabaliktad na. Okay, good ang fix reset. So, reference, plus minus. Okay, present, good. So, PCIe. So, check natin yung PCIe. Shorted siya, guys. Bagsak. Kabila. Ito ay 8 pin. Ito ay 8 pin. Okay, good yung kabilang 8 pin. So, yung kabila, bagsak. Damage siya. Itong isa. So, good. 12 volts PCIe. Sa ating 3.3. So, good siya. Ayan. Sumasakit ang tiyan ko.
Masakit pa ulo ko. Parang kailangan natin magpahinga muna. Kailangan hindi muna mag-work. Sakit ang ulo ko. Ah. Parang liliyo ako. So, kanina mula alas 8 hanggang alas 12, hindi tayo nag-work. Hindi ako nakapag-work kasi masakit ang ulo ko. So ngayon, parang nahihilo na naman ako. Hindi ko alam kung bakit. Ang init ng panahon ngayon. So ngayon po ay April 28, 2023. Super init. Ang taas ng temperature. So wala po tayong aircon. Electric fan lang. Sana ma-repair natin. Kayanin. So try natin. Recorded naman to in case na mahilo tayo tumagsak. Nade-recorded tayo. Buksan na natin to. Ay, makapaghubad. Ang init. Ayan. Super init talaga eh. Sana kaya ng katawan natin. Oh, ba't nagdalawa yung tornilyo? Kulang ng isa. Okay, up natin tong pa-repair ni sir. So may message tayo, check lang natin. Okay. So may nagchat-chat po sa atin. Maganda, ano to, medyo AMD siya na GPU. 6800 XT. So magpa-repair ito guys. So nagchat-chat. Yan. So, ganito lang yung klase ng ano niya. Yung TX3070 na to. Pero taas ng wattage nito guys. Kahit ito ay pagganin ng ganito. Yan. Mapansin mo yung design. Medyo malaki din naman yung PCB niya. As ano. Pero yung mga naunang version ng RTX 3070 ng triple pan. Ang laki ng ano guys. Pero naku dito eh. Dalawa. Yun ang maganda guys. Sa temperature yung malalaki ang PCB. Kasi hindi siya basta-basta ma-overheat. Kasi matagal mag-absorb ng temperature yun guys. Matagal siya uminit. Pagka malalaki ang PCB. Yun ang kagandaan ng malalaki ang PCB. Ay siyempre, dahil new generation kasi ngayon, pinaliliit, pinatitipid. Pinaliliit din yung PCB. Yun na kasi yung mga litis eh. Kagaya nito, medyo litis ito kasi bitos na po ito. Kumpara doon sa mga dati na triple pan. Kasi meron ako dito eh. Lalaki ng ano, heatsink. Para siyang radiator guys. RTX 3080 at saka 3070. MSI. Triple pan siya. So malaki ang magagastos nito guys. Kasi kailangan palitan ng thermal pad. Ano na kasi eh. Madumi na po kasi hindi na siya ito pwedeng gamitin. Pag mga ganito. Pag tinanggal kasi natin yung magkakrack na din, masyado na po siyang madumi. Yung thermal pad. So, tingnan natin. Kung, kasi parang sabi ng customer, kapapalit lang daw niya ng thermal pad. Kaya lang, mukhang hindi po marunong magpalit ng thermal pad po kasi napakarumi po siya. Yan, makikita mo. Pero mukha pa naman siyang ano. Kaya lang, may napapansin ako dito. Napapansin natin guys dito. Parang mali yung thermal pad na ginamit. Kasi guys, hindi lumapat yung VRAM sa thermal pad. Sa heatsink. Yan, sa thermal pad. Kasi yung thickness na ginamit ay mali. Ang ginamit na thermal pad dito is 1mm o 1.5. So parang kailangan is 2mm. Yun, or 2.5.
So masyado hindi siya lumapat, ibig sabihin not fit. So pwede siyang masira. Iyon ang reason kaya mataas daw yung temperature. Kaya nagpalit ng thermal pad yung may-ari. Yan. So, kasi mali yung ginamit. So ayan, ganyan talaga pag yan. Tapos yung sa likod po, yung dito, may thermal pad po ito, hindi po nilagyan. Ito po as you can see sa design. Wala sa tayong thermal pad nakalagay. Nilalagyan din po ito eh. Yan. Sa PCB yan. Help yung backplate para sa PCB. Yan. So, may ibig sabihin, may failure po dito sa pag-re-repair ng ano. So, palit lahat. Thermal pad. Ito, hindi rin din pinalitan. No? Sita naman sa dumi. Yan. So, ayusin na lang natin yan. Saan ang aking ano? Tanggalin natin itong mga thermal pad. Sayang to. Nadumihan lang. Nadumi na siya. May buhok pa. May buhok pa yung mga thermal. Sayang siya. Dapat pinapalitan na lang sa marunong. Wala na. Bagong palit pa siya. Hindi naman na ito magagamit na. Kasi kung mga moisture or liquid siya. Pag binalik mo kasi siya, tapos magkakaroon siya ng conflict. Ayan. Tapos hindi rin ito yung sukat ng thermal pad. So, may the best option dyan, kailangan sukatin. Tapos ito, luman-luma na. Oh. Itim na eh. Pagka ganyan, pinapalitan na yan. So, yung thermal paste, natuyo na siya. Not good na yan pag ganyan. Kailangan na siyang tanggal na rin to. So, ni-cleaning na rin siya. Nalinis na. Upon my visual inspection, check natin siya by microscope. So, mayroong gustong bumili ng pan natin sa computer. Sa video card pala. Computer tayo dyan. So, may microscope muna. So, ayan. Nahihilo ako. Ang init. Ay, nako. Mainit na sakit sa ulo. So, inspect natin kung alin yung may tama. Nalinis na siya eh. Medyo mahirapan tayo pag ganito. Kapag wala na kasi yung ebidensya na factory flux o kaya yung solder ball na pumutok nung short circuit, wala na siya. Ginalaw na eh. Ayun, mayroon pa. Eto, isa. May pumutok siya oh. Ito. So, may putok po siya dito sa part na to. Ayan, as you can see, butas.
Then may solder bolt dito sa dito. Yan. So sa tingin ko naman, hindi pa naman nagagalaw. Ang ginawa lang ng technician siguro, baka tiningnan lang. Siguro yun yung mga technician na basic technician tinatawag. Yan. So yun ang short circuit niya. Yan. Sana yun lang. Na hindi nag-short circuit yung kanyang lahat ng kanyang memory. Kasi pa nag-short circuit guys to lahat ng memory, medyo mahal na yan. So bumili ka na ng bago pag lahat yung memory short circuit. Maliit pieces yan eh. Pag ito rin, mahal na. So ang problem guys, nakikita natin ay ito pong isa yung nasa dulo. Yan. So may IC naman tayo yan. Kaya lang minsan ang issue, kapag pinalitan po natin to, asan ba yun? Tama. Pag last. Yan. Sana ito lang yung issue. Kasi may time na pag nagpalit ako nito, merong iba dyan na bumibigay na tinamaan din. Kasi yung kanyang tinatawag na 5 volts drive, lahat kasi ito ay 5 volts drive. Yan, lahat yan. Yung mga kasama kasi nito na SIM BIN, so possible, baka na-damage din sa 5 volts drive niya na na-on niya. Kaya, pero hindi siya, ang tawag dito, hindi siya naka-full short circuit, pero nagkaroon siyang tinatawag na change value. Yung kanyang tinatawag na gate drive. So, may gate drive po kasi ito na 5 volts. Minsan kapag nagpapalit ako nito, yan. Pag sinalpak natin yan, may display. Tapos kapag ipinasok po natin sa OS, yon. Tapos bigla siya mag-no power, naka-short circuit naman siya. Yan. Ito guys, experience ko na to. Halos yung, mga, yung pito na peraso na ni-repair ko na sunod-sunod na RTX na galing sa technician. Ganun, yung ilan lang doon ang nagkaroon ng issue. Yung dalawang piraso doon, Inno 3D at saka Gigabyte, out of 7. Yung dalawa, nasalang ko na sa OS. Yung isa, pagsalang sa OS, okay, nagbukas, nag-boot. Tapos, maya-maya, namatay. O, black screen. Yung isa naman, Inno 3D, stress test, after stress test, guys. Pag ano ko siya, pag stop nung stress test, 30 minutes stress test, doon naman siya nag-blackout. Yun. Shorted siya ulit. Ganun ang issue niya. Ang kailangan kasi sa ganyan, tinatawag kasi may change value. Maaring gumagana siya ng umpisa pero hindi siya tatagal. Sa stress test, parang nabigbigla yan eh. Kapag ginamit niya ng lakas, full tapos biglang mawawala yung lakas. Ibig sabihin yung parang change value na tinatawag sa voltage control na PWM, nakikita kasi niya na mahina na siya, biglang pumipitik, nasisira siya, nag-short circuit siya. Guys, yan sa nagiging issue ng aking mga repair. So, nakukuha yan sa mga experience, guys. Sa repair na pag-experience. Sa pagre-repair, nakukuha yung mga experience na ganyan. So, habang matagal tayo sa industry ng video card repair, ayan, kitang-kita natin. Eto guys, ang gagawin natin dito ay papalitan natin ito. And after replacement natin, so, isasalang muna natin siya sa Sonic Cleaner bago natin siya i-test. Kasi, nakita ko po dito na marami siyang dumi. Yung tinatawag na black powder ng customer. Actually, hindi siya black powder, kundi siya ay dust na nabasa. Ibig sabihin, nag-moist na po siya yung kanyang thermal pad. Ay nag-moist na at nabasa. Kaya po siya, yung tinatawag na black powder ng customer ay, yun na po yung naging ano niya. Yan, ganun po yan eh. So, yan po ay dust. Hindi yan pwedeng lagyan ng black powder. Sa dust yan. Nakukuha po talaga yan sa dust. Ganun po ang nagiging ano niyan eh. Issue. Yung dust. Kahit sa iba't-ibang klase ng appliances, mapa-TV yan. Napansin nyo, yung iba kulay black. Yung itim. Ibig sabihin, baka tabing highway sila. Possible ganun. Or, yung working station niya. Iba yung temperature, yung klema. Kaya, nakakukulay black siya. Ganun po siya. So, na-experience yun naman yan. Pag mga, lalo yung malalapit sa tabing highway, yung espalto. Yun, malimit. Kasi sa computer ng mga nare-refer ko, yung mga PC cleaning, yan, ganun nakikita ko. Opisina yun, guys, sa tabing kalsada. Ayan. So, ito po ay ating, tanggalin na. Ayan. So, yung, again, paayo lang dun sa mga nagre-repair, in case ng pampanood nyo to. Laging tatandaan, laging safety first. Yan.
Kasi ilan dun sa mga nare-repair ko po. Kamamahal kaya ng video card na to, guys. Tapos, basta mo lang siya i-repair ng wala man lang protection. So, lalagyan nyo po siya ng protections. Gaya nyan, nilalagyan ko siya ng heat isolation. Yan. Kasi ang nangyayari, napakasaklap. Mamahalin po kasi yung video card. So, wag po natin palubuhin yung mga electrolytic capacitor. Yung ni-repair ko, guys, sunod-sunod. Ganun ang nangyari. Gusto ko nang pagalitan yung mga technician na tumira eh. Kasi, nagano ba naman? Ayan, electrolytic guys, yan ganyan. Lubo yan, lubo. Tapos, gawa ng, hindi man lang nilagyan ng isolation. Nilalagyan lang yan ng isolation guys. Ganito. Para hindi niya masyado ma-absorb yung ano. Tapos, hindi pa dun guys natatapos. Kailangan nyo pa ng tamang paggamit ng hot air. Yan. Kailangan matanggal mo yan ng within allowed time. Pag lumampas siya ng minuto na, naku guys, magbubloated lahat yung iyong electrolytic capacitor na ganito. Yan. Kaya kailangan experience guys. Experience sa pagre-repair. So napakarami ko niyang video, may mga puro tutorial na lang. Lahat na lang ng video, tatanungin pa na ano, eh, kung pinapanood lahat ng video ko, tiniintindi. So hindi no need to question more. Yun din naman eh. Yung question kasi, nasagot ko na sa marami nating video. So, ayan. So, tatanggalin ko na po siya. Like, siyempre, lagyan natin ng flux. Ayan. Bloated tong isa na to. Ayan, may mga buhok po. Kaya hindi yan pwede i-testing. Hindi yan pwede agad i-stress test. So, tingnan natin kung isa lang kapag nasok na sa OS yan. At biglang bumigay. Yun, palitan natin. Mga ano yan, lagi yan, one or two or more na IC. Base sa experience ko eh. Yan yung nangyayari. Yung in-explain ko kanina. So, ganun po siya. Yeah. So, ganyan dapat pag-re-repair. May protection. Super init po ng panahon niya yun. Masakit po yung ulo ko. Ayan. Sa mga nais magpa-repair po sa akin, send nyo lang po yung inyo ipare-repair. So, ang customer ko po ay buong Pilipinas. Ayan. Sa iba't banda ko ng Pilipinas, iba't ibang city. So, yan po ang aking mga customer. Pila lang po sa repair. First come, first serve, repair. So, yan po yung ating policy. No VIP po. Ayaw ko rin po ng makulit na customer. Ayan. So, pa nagbibigay po kasi kompleto po binibigay kong detalye. Kompleto din po kung kailan sila dapat mag-follow up. Ayan. So, kung willing to wait po, pwede po magpagawa. Kung hindi willing to wait, ay paggawa na lang po sa iba. Yeah, so yan po ang gusto ko, yung maayos kausap na customer, yung so po ako ay maayos din naman kausap. Yeah. Alam niya naman naging customer ko sa libong naging customer ko, guys. So yung mga yan ay alam nila lahat kung paano ako mag-repair. Yeah, so natanggal na po natin. Within allowed time, nakita nyo, orasan nyo yung aking ginawa. So, dapat sa ganong oras ay natanggal nyo na yung IC. Yan, dapat ganun po. Yan, so, applyan natin natin ang ginagamit ko po dyan ay Lumelt solder na. Para mabilis po. Tsaka, mas madaling i-process. Ayan, so, hindi ko pa pala na i-prepare ang ating pyesa. So, bilhin, no? So, mahal yung pyesa ang ganito, guys. Na bilhin, no? Saka yung AL00. Mahal po siya. So, paubos na naman nga ito, eh. Ayan, so, expensive na mga, ano, pyesa. Mag-order na naman tayo. Laki na naman ng
Kasi pag ganito guys, matitingga yung investment sa ganito. Kasi matagal mo siya mabawi. Yan, BLN na pyesa. Kasi hindi naman lahat tayo naka-BLN, BLN ang video card. Yung iba po ay iba yung ginagamit. Iba yung part number. So, sa investment ng pyesa, so ano rin siya. Hindi rin basta-basta makukuha agad. Talagang tutulog pa siya ng ilang buwan. Yan. Kailangan pa siyang matulog. Ilang buwan bago mabawi. Okay. Yan. So, okay na. Press ko po yan ng maayos para sa retouch. So, mapansin nyo, maganda siya. Maganda yung ating preparations. Ayan. O, lagyan natin ng blocks para sa retouch ng mga to. Mahirap lang siya dito, part na to. Kasi masyado siyang maliit yung space para sa retouching. Tatanggalin ba natin yung capacitor? Ito, isa, tanggalin natin yung capacitor. Kasi maliit yung space. Kailangan natin matanggal yung naka-short circuit na isa. Ayan. Tanggalin muna natin. So, check natin kung okay na. Cleaning natin siya. Think okay na siya. Wala namang short circuit. Yan. So, makita nyo, yung capacitor, safe na safe. Yan. Fit na fit siya sa kanyang position. Kasi, ayos na lang natin yung capacitor na isa. Yan, as you can see. So, itong sa side na dito, okay lang yan. Walang problema yan. So, ang mahalaga dyan na yun dito sa side na to.
Saka dito. Touch natin to. Hanyang smallest part ng capacitor. Ayan, so retouch. Okay na. Retouch na. Pit. Sakto. So, ayan. Anahin ko pa to. Gawin pa natin dito i-cleaning. I-cleaning ko pa yan guys para masaya. Maganda yung ano. Kasi may mga tinatawag na black powder eh. Yung ating customer. Yun yung dust. Kailangan natin siyang linisin para secured. At wala maging issue. Inspection again. Ayan, mukha nang okay. Okay. So, fit po siya. Okay siya. Ayan, so, salang na lang po ito natin sa ultrasonic cleaner. So, salang ko na lang po siya. Then, saka po natin siya stress test. Ayan, pakita ko sa inyo. Okay? So, update ko later for stress test. So, yun lang ang issue niyan, guys. So, makikita naman natin eh. Kapag, di ba, ito yung nare-repair natin. Pagka nasunic cleaner ko yan, tapos nilagay natin doon. Siyempre, may stress test natin siya kung may display na siya, na siya. Kasi ang issue lang naman ito, shorted po yung external. Yan. So, pakita natin, testerin natin siya. Yan. Para makita natin na wala na po tayong short circuit and good na po siya. Okay? Dito na sa coil. Yan. Yung dalawang coil kasi this is 12 volts. Okay? Ito yung memory. Yan, so may reading siya, 0.03. Okay, ito po yung sa VRAM supply. Ito yung 1.8 or 1 volt. So, meron tayong 0.132. So, good po yun. So, ito ay 12 volts or 1 volts. Ito ay, yan, so 5 volts. I think, baka ito ay 5 volt. Ito ang 1 volt, ito ang 1.8. Yan, kasi ito ang may ano eh. Yung may nakita kayo na walumpaan na ganito ang style. 5 volts yan. Pero hindi natin alam. Meron kasing ganito na 1.8 volts din. Ba? Pero, yung malapit po kasi dito na may IC. Ito, either 1.8 volts. So, madali yan. May schematic naman to guys. Yan, version 390. Available yan. Yeah. So, okay na ito guys. Waiting na lang for a stress test. So, sonic cleaner lang natin dun sa likod sa machine ko. Okay? So, update ko kayo later for a stress test. Hello guys, so ito na po yung update sa ating nire-repair na video card. Ito guys, pakita ko po sa inyo. So yung stress test na po natin siya. Ayan, so ito na siya po. Magana na po. Working fine. Success po yung ating repair. Yung pinalitan. Bali 2 pieces, BRMS, BRAM, MOSFET yung pinalitan po natin kasi yung isa bumigay din agad. So after mga ilang test ko, so bumigay siya. So, 2 pieces MOSFET yung pinalitan natin. Ito po siya. Ayan, as you can see. So, ito siya, dalang piraso. Ayan. 2 pieces. Ayan, 2 pieces MOSFET. Ayan po. Okay na siya. Running na siya. In good and stress test po siya. So, ang temperature natin guys, sa GPU temperature is 73. So, napakababa lang po. Ang ating tumatakbong GPU clock is nasa 1.5. Then, memory clock is 1750. Yan. Panel speed ng pa natin, 73% lang. So, lowest lang yung temperature, 73. Napakababa po. Yan. So, yung nire-refer po natin ay MSI RTX 3070. 8GB po, DDR6. Samsung po ang memory natin. Then, 256 bits. So, ayan po siya. Good na po siya. So, success po yung ating repair, guys. Kaya lang po yung ating pangalawang repair na same model po, hindi po pinalad. Yan.
So, ngayon guys is another day na. So, sinasabay ko sana siyang stress test. So, ngayon po ay April 29, 2023. 2023. So, yung pangalawa pong repair natin ay hindi pinalad. Diba? Same model po siya. Yung pangalawa, so, ang tama niya po, maraming tinamaan. Ang tinamaan niya, yung BRAM MOSFET din siya, shorted. Tapos, yung kanya pong 5 volts ay shorted. Tapos, inisa-isa ko na po, halos ang dami pong sirang pyesa. Then hanggang sa PWM, sira din po siya. Tapos, yun ang isang problema. Kasi ang PWM po, kailangan po siyang i-program. Yun ang sobrang dami guys na. Sobrang dami po nang sira. Ang nakita ko sa board build tsaka schematic, yung NVDD niya, tinamaan. So, pag ganun guys, delikado ang GPU chip. So, pag ganun, so, possible GPU chip po ang sira niya. Or memory. Kasi yung 1.8 volts niya po, connected niyan sa memory, nagkaano po siya, nag-overheat yung hindi naman siya naka-short circuit sa 1.8 volts pero may yung kung ano siya, yung dinaanan ng ibang 1.8 volts. So change value po siya, hindi siya totally short circuit yung 5 volts. Naka ano po siya, change value. Yan, sinunsun ko na po talagang wala pong pag-asa. Yan, ang short circuit po sa kanya is yung MOSFET na BRM. So yun po, hindi po nagawa. Ayan. So, isa lang po ang success repair natin. So, kahit naman papaano, isa lang. So, tatlo daw yun eh, yung video card ng may-ari. Yung isa, buhay pa. Sabi ko, ipalinis na. Ganito rin ang mangyayari. So, okay na siya, guys. Ayan. Ako po ay magpapaalam na po sa ating repair na ito. So, salamat po sa inyong panonood. Sa mga bagong salta sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Okay? So, sa gusto pang manood, lagi po ako nagla-live sa Facebook. So, visit nyo lang po, Ka Jonathan Oktesa. Or, Video Card Repair. Nandyan po sa description natin. So, kasama naman po dyan, yung Facebook group, Facebook page na Video Card Repair. Okay? So, papaalam na po. Salamat po sa inyong panonood. See you on the next repair. Bye-bye.